Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na issues at nagbabagang balita sa loob at labas ng ating bansa. Ito po mga kababayan, ang balita dito sa politico.com.ph, no? Kahapon po ito sa ating bansang Pilipinas. Ito po. Level up EU lawmakers human rights condition in Philippines better under Marcos. So yan na po, mga EU lawmakers na ang nagsabi niyan. So meron pa bang ngangaw-ngaw diyan? Yung mga human rights advocates group, yung ating CHR, meron pa bang magsasabing worse? Yung mga nagsasabi na si Marcos ang nagpapapatay sa mga mamamahayag, sinusupil ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan, ang human rights ng mga mamamayan at mga mamamahayag? O, mga banyaga po nagsabi niya. Diba kayong mga grupong mga divisive? Gustong-gusto nyo pumunta sa ibang bansa, magsumbong? Diba, nagsumbong nga kayo sa ICC? Lumalapit kayo sa mga congressman dito para palayain si Dilima? Lumalapit kayo sa EU para tulungan kayo? O ngayon, eto. Sino ang tuta ng EU? Sino ang tuta ng US? Si Marcos? Nakita nyo ba? Nasa list ba siya ng mga imperialismo? Kayo yun, di ba? Eto po, music to my ears. Why? This is a positive note for the Marcos administration. Eto po, a delegation of European legislators said the human rights situation in the Philippines is better under the current administration compared to the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Eh bakit po ganun? Kasi po, no, ito pong mga kalaban ng Pangulong Duterte, especially yung kanyang BP, eh kung ano-ano po ang nireport sa international community. No, sinabi may AJK, yung war on drugs ng Pangulo, ganito. Oh, si siyempre si Russia, eh naniwala naman tong mga hindot na ito. Di ba? Walang, yung mga maniwala sa sabi-sabi, walang tiwala sa sarili. Yun po yan. Ito pa, no, minamaliit po ang Pangulong Duterte pero gusto nilang sumipsip kay Pangulong Marcos. Bakit? Gusto po nilang makapasok ang ICC. Malalaman nyo yan. It is better than it was under President Duterte. I think that we can clearly state, we clearly had the impression that everyone was very willing to discuss human rights issues with us, which has not been the case under the previous administration. Eh kasi nga, kayo nga po ay bias. Kayo nga po ay mga imperialismo. Wala kayong namang karapatan sa amin eh. Bakit kasi kayo nagpupumilit? Diba? Bakit ang apple of the eye nyo ay palaging Pilipinas? At kahit ano pa ang kiss-assing nyo kay Pangulong Marcos, sinabi na po niya that the Philippines will not cooperate with the ICC investigators. Kaya don't kiss-ass him. Tell him the truth. Baka ito eh, sugar coat. Diba? Alam nyo naman yung mga yan. No? Siyempre, pinagbigyan kita. O pagbigyan mo rin ako. Utot nyo. Opinion nyo yan, opinion nyo yan. But it will not change the opinion of the president. It will not change what he said. Diba? Ito po, sino nagsabi nun? Si Hannah Newman was speaking in Makati on the last day of her delegation's official Manila visit, where they met with government officials and stakeholders to discuss developments on human rights. In a statement, the delegation welcomed the Marcos administration's commitment to engage on human rights with the international community, including UN mechanism. Tingnan nyo, talagang ano, pinipilit talaga tayo. No? At sinabi na rin po ng Pangulong Marcos yan. Hanggat maaari, kailangan natin protektahan ang karapatan ng mga tao. Kaya nga, di po ba, nagkaroon sila ng holistic approach sa pagsugpo sa illegal na droga. Even though holistic, pero pag ang kriminal ay talagang ikaw na ang puntirya, ano pa gagawin mo? Ikaw na pulis, di ba? Ebidensya naman na talagang ikaw ay gustong patayin. Ano gagawin mo? Gusto mo na lang bang bumulagta? Di ba? Hindi naman po, ganon. Pero ang holistic approach, hulihin, i-rehab. Hanggat maaari, hindi makitil ang buhay nila. Ganon. Iingatan ang buhay ng kapwa Pilipino. Pero there are some circumstances na hindi mo talaga maiiwasan yun.
yung sinasabing nanlaban. Diba? Wala tayong magagawa doon. The authority should act. Diba? It's better them than you. Ganun lang po yun. Pero itong sa tingin ko po, no? Itong European, ano na to, kumikiss us kay Pangulo. They're kiss assing because they want something. Wag naman po sanang magpauto ang Pangulong Bongbong Marcos dito. Newman said they were encouraged by promising first step and announcement in this regard, notably with the framework of the Universal Periodic Review. Eh bakit kayo hindi nyo reviewin itong mga nangyayari dito sa United States? Bakit hindi nyo reviewin ang nangyayari niya sa China, sa mga bigger countries than the Philippines? Di po ba? Bakit? Kasi takot po kayo. Kasi duwag kayo. Na ang kayang-kaya nyo lang ay mga Pilipino. Yun lang po ang kinaasar ko eh. No? Itong mga imperialismong ito, lagi ang tingin sa atin mabababa. No? Siguro, binibigyan din natin sila ng pagkakataon na ituring tayong palaging mababa. We are also clearly note favorably the President's commitment to change the focus of the so-called war on drug away from a punitive and deadly approach towards more preventive and rehabilitation and welcome the commitment not to introduce the death penalty. Eh bakit yung ibang bansa may death penalty? Bakit pag kami ayaw nyo? Kayo ba ang nagpapalamon sa amin? Anong karapatan ninyo para i-impose ang kagustuhan nyo sa bansa namin? Diba? Welcome news nga yan. Eto, better human rights condition, welcome news yan. No? Maganda sa pandinig. Pero what? Sa tingin ko po, kiss-assing. No? Kasi gusto nila nga na pumasok itong ICC. Eto po. We further want to underline that EU will be very happy to see the Philippines rejoining the Rome Statute of the International Criminal Court. Sabi ko na eh, kaboom. Di po ba? O, mga manlilinlang, mga anak ni Beelzebub, ikikiss us ka, pero may kondisyon. Ayan po, we. Gusto po nila. So therefore, what is your right to say that to the sovereign nation, to the Republic of the Philippines? What is your right? Are you a Filipino-born citizen? You are a foreigner, an alien. No? You don't have the right to say that Republic of the Philippines is a sovereign state, sovereign nation, and we are no longer a member of the ICC. So stop meddling. Why you keep bullying the Philippines? Why? What is your intention? What is your interest? Why? Maybe somebody is behind your back. Diba? So, yung nandito na po sa baba ha, puro po ang topic is ICC. Sinasabi ko na eh. Meron talaga silang gusto, hindi lang ICC. Pati po yung si Sabah. Gusto nila i-drop daw yung charges. Tingnan nyo, sino sila para mag-meddle sa atin? Sino kayo? Diba? Bakit nyo pinakikialaman ang bansa namin? Ginawa nyo ba yan dito sa United States? Ginawa nyo ba sa mga malalaking bansa? I don't think so. Diba? Ang sasabihin lang sa inyo, get the fuck out here. You are not needed here. Who are you to tell us that? You're not even a citizen of this country, you freaking morons. Kaya tama po talaga eh. Tama po talaga si Jinggo Estrada. No? Yung sinabi niya, ito lang, believe lang po ako dyan kay Senator Jinggo Estrada, mga kababayan. Ano po yung sabi niya? Mga white monkeys. Pasensya na po, no? Sintabi na lang. O, dyan din po. Nagalit din po si Representative Benny Abante. No? Dyan po sa mga yan. Ano po ang sabi ni Benny Abante? Do not dangle to us the carrot, then afterwards, if you do not like our answers, you're going to wield a stick. Let's drop the carrot and stick approach. Ayan po. Sila rin po yan, yung European. Our farmers and fisher folks need that agreement and they should not use the Philippines trade agreement as a card when it comes to human rights investigation. We would like to hold
an objective dialogue than a biased dialogue. Correct po. Kasi nakikipartner ka sa investment, sa trade. Pero ang gagamitin itong mga to, ay hindi maganda ang human rights condition. Anong kinalaman nun? Sa trade, sa business. Di po ba? Anong kinalaman? Ayan po, dyan po, tama po. Dito po ako papanig kay Representative Benny, no? Abante. Itong mga to dapat inaalmahan na natin. Eh sino lang ba ang nagki-cater diyan? Sino ba yung sumisip-sip diyan? No? Ayan po, yung ACT Teachers Representative, no? Eh, kiss us naman 'yan eh. 'Di ba? Kilalanin niyo 'yan kung sino 'yan, yung hindot na 'yan. At least ito, si Representative Benny Abante, pumalag. Huwag niyo'ng idamay sa usapin, no, ng ating business or trade ang human rights. Wala 'yun. Iba yung condition na 'yun, iba yung ibang usapin 'yan sa usapin natin ngayon. Ang usapan natin dito is business trade. Ba't mo isisingit ang human rights? Ba't mo isisingit ang ICC? Eh kung ganun naman pala, huwag mo kaming pakialaman, lumayas ka dito. Imbestigahan mo yung mga malalaking bansa na mas marami pang human rights abuse. Diba? Eh ang Pilipinas, ang lit-lit na bansa eh. Pero doon kayo nagkukumpulan. Ano bang meron sa Pilipinas? Alam niyo mga kababayan kung meron? Diba ang sabi sa awit? Ang bayang kong Pilipinas, lupain ng gintot, bulaklak. Sagana po tayo. Kaya gustong gusto nila tayong puntahan. Gusto nilang sakupin. Kunin ang ating yaman. Ayang mga hinayupak na yan. Kaya hindi po tayo umunlad-unlad pati. Kasi may mga kababayan tayong mga makapili. Alam niyo siguro kung ano yung sinasabi kong makapili. Mga traidor. May pinapanigan na banyaga. Tapos sisigaw na tuta Marcos, tuta ng Amerika, tuta ng China, tuta ng EU. Paano naging tuta si Pangulong Marcos eh kung kayo ang kumikisa sa mga banyaga? Iyan po eh. Yung kasalanan nyo, yung gawain nyo, ibabato nyo sa pamahalaan. Buti nga, hindi kayo pinapalagan ng Pangulong Marcos eh. No way, Jose. No way na kikisa sa inyo ang Pangulong Marcos at sasabihin na, sige, papasukin ng ICC. No way. Pag ginawa po yan ng Pangulong Marcos, eh makakarinig siya sa akin. Panindigan mo yung binitawang mong salita. We will not cooperate with them. Period. Ano pa man ang gusto nyong gawin. Period. Bigyan nyo kami ng ginto. Bigyan nyo kami ng yaman. Bigyan nyo kami ng aid. But I will not let the ICC prosecutors, investigators come in and investigate our former president who is a valid Filipino citizen. No way. I have the right. I have the mandate to protect my country and my people from imperialists. Yan po. Yan dapat. Yan ang mandato ng presidente. Huwag mong ibenta ang kapwa mo dahil lang bibigyan ka ng aid. No way. Laklakin nyo yung aid nyo. Manindigan tayo. Tama na po ang pangaapi ng mga imperialismo. Tama na rin ang mga pakikiapid ng kapwa natin sa mga imperialismo. Sigaw kayo ng sigaw ng US tuta ng Marcos tuta ng Duterte tuta ng kayo po ang tuta. Dahil tignan mo, kiss-assing siya dun sa human rights, wala siyang masabi. Diba? Inutil. Banyaga yun. Diba? Banyaga yun. O. Tapos sabi niya, cordial lang ang usapan, cordial. Putang ina mo. Para sa'yo, putang ina mo. Diba? Tama lang po, Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kang patitinag. Huwag kang magbago ng stand. No way, I will hand the former President Duterte to this imperialist. Wala kayong karapatan sa bansa namin. Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? No? Music to my ears, na better ang ating human rights, pero masama sa isang tenga ko na marinig na ang pakay nila pala ay papasukin ng ICC investigators or prosecutors sa bansa. No way, Jose. Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.